Chinese Taipei mga bro, gusto daw ng rematch matapos matalo at Chris Makulo nagsalita na tungkol sa nangyari. So mainit nga ang naging laban ng Strong Group at Chinese Taipei mga bro. Kumpiyansa nga itong magkapatid na kaya nila ang Strong Group kaya maagang nag-angas ang mga ito. Pero yung ibang player nila ay kalmado lang dahil alam nga nila na hindi basta-basta ang Pilipinas pagdating sa basketball. Hindi nga masyadong ramdam si Jordan Hayding sa laban na to pero malaking bagay talaga sa dulo ang kanyang free throw at isang layup. Si Tawana G nga ang nagbubuhat sa team ng Strong Group pagdating sa opensa. Hindi nga ito nagpapadistract sa mga cheerleader ng Taiwan. Gusto nga daw nitong Taiwan makipag-rematch sa Strong Group mga bro matapos matalo. Well, labis siguro ang panghihinayang nitong Chinese Taipei sa nangyari dahil hawak na sana nila ang panalo pero masyado nga silang naging kumpiyansa kaya lumamang pa ang Strong Group under 1 minute. Nabawasan nga mga bro yung mga basher ni Kepe Rabina matapos niyang maipasok ang panglamang na 3. Pero hindi naman to boxing mga bro na magkakaroon pa ng rematch after ng laban dahil single round robin lang naman ito at kung sino ang may pinakamaraming panalo, siya nga ang tatanghali na kampiyon. Kung totoosin, lamang na nga sila sa tournament na to dahil dalawa nga ang kanilang representative sa June's Cup. Mabuti na lang at mas malakas pa rin ang Pilipinas. Sa kabilang banda naman mga bro, Chris Makulo nagsalita na sa nangyari. Matapos nga ang bad performance ni Chris Makulo sa mismong gold medal match mga bro, samot-saring batikos nga ang kanyang natatanggap mula sa mga fans ng Strong Group. Nag-a-average nga itong si Chris Makulo ng 20 plus points per game, pero bagsak talaga ang kanyang performance dito sa finals. Isa nga sa mga nakita kong dahilan ay frustration, kaya ganun ang kanyang naging laro. Kita naman natin na maraming non-call sa ating kupunan mga bro. Hindi naman magiging error yung ibang turnover niya kung pumito lang ang mga referee, pero dahil nga may lutuan na nangyayari, nagiging turnover yung mga foul dapat kay Chris Makulo, diba? Hindi naman siguro makikipagpalitan ng muka sa ilalim yung si Chris Makulo kung binta ang kanyang laro. Pero ganyan naman kasi ang mga Pinoy na may crab mentality kapag pangit ang performance ng isang player. Imbis purihin, puro pambabash nga ang nakukuha. Example na lang natin yung kay Japit Aguilar noong FIBA o QT. May dugong Pinoy na ngayon pero binabash pa rin ng mga kapwa Pinoy. Ano pa kaya si Chris Makulo na purong Amerikano at magiging naturalized player pa ng Taiwan? Kaya wag din sana natin i-discredit ang kanyang performance para magkaroon ng 7 wins ang Strong Group bago ang laban nila sa Chinese Taipei. Nagsalita na din itong si Chris Makulo patungkol sa mga basher, pero kayo na ang bahalang magbasa sa kanyang social media account. Kaya sana tigilan nyo na ang pambabas sa kanya. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?